So good morning mga alimahal. So for today's video nga ay isasama ko kayo mga Jai sa aking trabaho. So maagang ako gumayak na at piniprepare ko nga itong bike na gagamitin ko dahil electric bike nga ito. Mas mabilis ako makakarating sa aking pupuntahan. Yes, tatlong araw natin yung iba bike charis. So ayun nga guys, binababa ko nga itong upuan dahil sobrang taas niya. Dahil hindi naman ako Dutch guys. Kaya maikli lamang ang aking mga binti. So hindi ko abot ang pedal char. So ayun nga guys, maagang akong paris nyo. Dahil paris nga rin ang aking mudra. Guys, wala mag-aalaga kay Just the Princess. Kaya kailangan maaga rin ako matapos, guys. Yeah. So, ayun na nga, guys. Palis na ako na sobrang lamig. Kaya kailangan na double protection talaga tayo ngayon, no? Kailangan may cup tayo talaga. May gloves din tayo. So, nakarating na nga ako, guys. Nakita nyo naman, naglilinis ako, no? So, ito nga pala yung sa school centrum na nililinisan ko, no? Ito yung sinasabi na banggit ko na yung sa akong vlog na medyo magkalayuan. So, kailangan talaga na electric bike talaga para makarating tayo agad-agad, no? So, ang ginagawa ko nga muna dyan, guys, syempre, magdahan-dahan tayo dyan, no? Dahil nagbablog tayo dyan. Dahil nagbabakyum ako nun, guys, no? Yan ang una kong ginagawa, pagbabakyum talaga. Linisin ko muna yung floor, no? Maganda yung floor. And next, guys, ito naman, guys, is may, ano naman, no? May rules, may what I follow, no? Hindi, wala wow. Ko, walang nagkukuman sa akin ko ano yung dapat ko unahin. Bahala kayo sa buhay nyo. Itong gusto ko unahin, ano ba? So, yun na nga, guys, no? Ito yung unang kong, pangalawa kong ginagawa, yung pag, paglilinis ng mga mirror or mga salamin dito, guys. Mahilig talaga ang mga neederless mga salamin, guys, dahil nga, bihira nga lang minsan ang araw dito kapag winter, no? So, ayan, ang unang kong, pangalawa kong ginagawa, ano ba? Pangalawa kong ginagawa, ano? Di naman mahirap ang aking trabaho, guys. Actually, nai-enjoy ko talaga ang aking trabaho. Kahit pagato-gato lang ako, no? Sinubukan ko naman guys i-pursue yung aking career sa Pilipinas to i-convert ko dito pero hindi talaga kinaya ng aking utak guys. Dahil hirap na hirap nga talaga ako magsalita ng lingwahe nila guys. Baluktot talaga. Sobrang tigas ang dila ako talaga. So hindi ko talaga guys kaya na maging teacher din dito guys. Kasi kailangan ko talaga maging fluent guys sa pagsasalita ng Dutch. So which is hindi kaya talaga. Hindi kinain ng utak ko yon. So anyways, dahil nga ito na yung pinasok kong career. Actually dati part-time ako guys. Wala naman ako dating mga client. No, isa lang client ko nirecommend. Nagustuhan nila yung linis ko. So ayun na guys. Doon na ako nag-start, no? Doon na nag-start yung akin network. Oh, network. So, yun na. Marami nang nagkukontakt sa akin. Then, kinukuha na ako. Wow, may kontrata. So, ayun na. May mga ano pa eh. And then, guys. Dati, maliit lang yung ano ko, no? Yung bigay ko. Magkano yung per hour ko. Yes, guys. Per hour ng bayad dito. So, hindi tulad sa Pilipinas, no, na fixed na a day ang bayad, no, dito per hour, guys, no. Pero so, dahil akin naman ang company to, syempre, walang boss, no, ako lang naman ang boss, no. So, minsan, yung 3 hours, bayad yun, guys, no. Minsan, mabilis ko siya natatapos. So, hindi ko natapusin ng 3 hours, ano ba? So, ganun lang talaga, no, no, kasi may anak ako naghihintay sa bahay, no. Kapag natapos ako, tapos na, uwi na tayo, no. Yun, guys, no. And this one, guys, itong sentrum na ito, last year ko lang siya nakuha, no? Dati wala naman ako yung school sentrum, mga client ko sa mga bahay-bahay, guys. So, kung hindi nyo tatanungin, maganda ang bigaya dito naglinis, guys. Yes, kahit linis lang siya, guys, nagningning ang aking mga mata sa halaga. Yan mo, mukha na naman tayo pera, no, for this video, no? So, ayun na nga, guys, kinerate ko na talaga siya kasi maganda nga yung bigaya, no? So, dahil wala akong boss, so tinaas ko talaga ang aking rate. Siyempre, no? May standard dapat tayo. Don't live for less. Tama ba yung English ko? Ayan na nga, guys, no? And then, so yung isa ko client, guys, ayun. Hindi ko alam na marami pala siyang mga business. Yo, doon na ako nag-start, guys. And doon na siya nag-offer sa akin. Sabi niya, may extra hours ka pa ba? May extra days ka pa ba na hindi ka naglilinis? Ganyan-ganyan. Sabi ko, marami akong oras, ganyan-ganyan. So, yun na nga, guys. Kinuha niya ako. Sabi niya, oh, sige, kung gusto mo, ito, may dalawa akong business, which is school centrum. Ako nag-manage, ganyan-ganyan. So, can you please clean also that way, this area? Ganyan-ganyan. So, syempre, umuo ako. Tapos, nung nakita ko kung magkano yung bigay niya sa akin, doon talaga ako nag ning guys. Talaga sabi ko, ito na talaga yung career na papasukin ko. Hindi na ako talaga ako magti-teacher. Anyways, yun na nga guys. Doon na ako nag-start. Hindi na talaga. At nagustuhan ko na tong
itong what do you call it, itong trabahong ito guys, na enjoy ko na talaga siya. Una, wala akong pakikisamahang boss, no, walang maninita sa akin, wala akong pakikisamahan na trabaho na napkaplastikan. Anyways, yun guys, talaga yun ang nagustuhan ko. Nakita nyo naman, wala akong kasama kundi sarili ko lamang dyan, no, kaya nagbe-vlog talaga ako kasi wala akong kausap dyan guys. Ayan. So, yun doon ako, yun ang nagustuhan ko talaga guys. Dahil hawak ko yung oras ko, dahil nga, nanay na tayo guys, dahil maybe this princess na naghihintay lagi sa akin sa bahay, no? Yun ang kagandahan, hawak ko yung oras ko, anytime, anywhere, pwede ako maglinis, no? At yun talaga yung mahalaga para sa akin. Kasi priority ko talaga, ang ating this princess guys. Ayoko na napababayaan ko yung anak ko, no? Gada-gada. Yung baga, maganda na nga, maganda yung trabaho mo, marami kang pera, pero ayoko na siset sa yung anak ko. Yun, first priority ko talaga ang aking anak. So yun, anyways, ito yung ano, yung cafeteria sa taas, guys. Ito, isang building lang naman to. So nililinisan ko rin to. So madali lang naman to linisin. Mukhang hindi madumi yan, guys, no? Pero sa loob nun, guys, madumi talaga yan. Yung floor na kailangan ko linisin talaga, and saka yung mga tables, kailangan punasan ko talaga yan. Kasi yung mga ibang kapag umiinom ng kape, ng juice, mga ano, soda, yan mga guys, nagbabakat yan sa mesa. Kailangan ko talaga yan na punasan, no? Yun, guys. And, yun, sobra ko na-enjoy talaga to. Yun lang masasabi ko talaga. Maganda siya talaga. Hindi ko siya kinakahiya, guys. Talaga, I'm so proud. I'm proud of myself. Dahil nag-level up tayo, no? But anyways, guys, ito na yung last kong lilinisin, no? Itong cafeteria. Ito talaga yung nilalas ko. Dahil, medyo pabadjing-badjing lang tayo dyan. Hindi kasi ganun kadumi. Unlike sa mga toilet, guys. At saka sa mga floor, sa baba. Sobrang dumi kasi maraming tao ang gumagamit, no? Especially mga toilet, mga bata. So, dito yung mga bata, dito yung mga nag-gymnastic, yan. Hindi naman to school talaga, totally school, no? Kumbaga yung extension activity ng mga bata, dahil nga, limit lang yung space ng building ng mga school dito. So, nag-extend sila. So, parang nire-rent nila yung isang building, gano'n. Doon nila ginagawa. Puro indoor, guys, ang madalas na activity ng mga bata dito. Dahil nga, sobrang lamig, guys. Kasi, kawawa naman ng mga bata, no? Maglaro-laro lagi sa labas, no? So, anyways, finish na tayo, no? Wala na tayong lilinisin dito, no? Naayos ko na nga pati yung mga upuan, yan guys. Ganyan lang yan. Ganyan ko lang siya ginagawa, ano. So, punas, vacuum, yan. But anyway, before tayo, syempre, umalis, no? Bago tayo matapos sa ating linisan, syempre, kailangan natin i-break sa tamang lagayan yung mga pinagamitan natin, no? Kailangan na ma-organize pa rin tayo kahit uwi na tayo, no? Tayo mga Pilipino, no? Kinaalala ko talaga yung nasa pabrika ako. Pag uwi, ano, ha? Ito, paripas talaga ako ng takbo. Kailangan mauna ako sa bus. So, dito, guys, ha? Dahil hawak ko naman ng oras. Wala, hindi tayo kailangan magmadali, no? Maaga pa. So, yun nga, guys. So, kagandahan naman dito, kapag nag-extend ka ng oras, it's up to you, no? Payat ka. Siyempre, ganun, no? Ganun dapat dito, no? Kailangan na nakarecord yung mga bagay-bagay na yan, no? So, anyways, tapos na tayo dyan, guys. At ibabalik ko na nga itong mga pergamitan ko. And bago ako umuwi, guys, ay make sure, guys, talaga na itatapo ko yung mga basura, no? Kasi importante yan. So, nagkaroon nga ako ng problema dito. Usually, dati, nakakamay ko lang yan, eh. Pagkat bubuksan ko, hindi ko naalala na naka-freeze pala. Okay, my goodness, dahil malamig. So, bumalik ulit ako, guys, ang kamalian ko, nalock ko na yung pinto. May alarm na yon. So, ako nga rin naglalock sa pinto, no? At nilalagyan ko ng alarm para wala makapasok na magnanakaw, no? So, yun na nga. Ito yung susi niyan, guys, para mabuksan ko talaga itong malaking bin na to dito. Kung pinagtatapo yung itong mga basura na to. And ngayon, may mangungolekta na naman na malaking truck. Ewan ko, paano nila nabubuksan ito, no? Para makatapon yung mga basura. Then, after nun, guys, balik ko na naman itong susi, no? Kanina, wala akong susi. Hindi ko naman kailangan talaga ng susi dyan. Kinakamik ko nga lang, no? Pero ngayon, naka-freeze kasi. So, ayun nga. Anyways, guys, nakatampay lang dito yung bike ko, no? So, mag-ready na ako nun. At, ito guys, nilalak ko talaga to bago ako talaga pumasok sa loob. At make it sure talaga nakalak talaga. Dahil hindi to sa aking bike, hiniram ko lang to sa aking Mudrabels, no? So, yun lamang guys, maraming salamat ha. Lagi nyo po suportahan ang ating vlog sa ating YouTube channel and Facebook page. Bye-bye!